may good news alert at on kamo na makikita dito. Ayan. Ang 363 million pesos na ibababa ngayon ng pamahalaan through the Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity, mm-hmm, papuntang DSWD sa totoong yumakap sa kapayapaan at landas ng ating batas ang mga fighters ng Moro Islamic Liberation Front for decommissioning of their arms and combatants. Go ahead, Miss Ina. Ayan, no, magandang balita. Ang mga decommissioned MILF combatants tatanggap po ng 100,000 piso kada isa. Tututukan ngayon ng national government ang normalization commitments ng Estado sa dating combatants ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Katunayan, isang memorandum of agreement ang pinirmahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Acting Secretary Isidro Purisima para dito. Sakop ng kasunduan ang fund transfer para sa 396 million pesos budget mula sa OPAPRU papunta sa DSWD. Dahil dito, tatanggap ng cash assistance ang nasa 3,300 MILF decommissioned combatants para sa tuluyang pagbabagong buhay. Asahan na tatanggap ang bawat MILF DCS ng 100,000 pesos bilang livelihood grant. Gandang balita talaga to. Dahil dito, umaasa ang pamahalaan na patuloy na tatalima sa normalization program ang dating combatants upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa conflicted areas sa Mindanao. Yan, may, and I quote, "We will make sure that inclusive and sustainable peace is an initiative that is not just written on paper, but is actually funded and manned properly." Ayon po yan kay Secretary Gatchalian. Ang ganda ng balita na inihayag ni Miss Ina Mortel. Ito pong binabanggit namin nila Ma'am Lorraine at Brother Franco. If the CPP, NPA, NDF are sincere for peace and nation building, i-give up nilang armas, itigil nilang panununog, pangbubomba at pagpatay at pagre-recruit, and then yakapin nilang batas, magpailalim sila sa otoridad ng pamahalaan, kagaya ng ginawa ng MILF na ngayon, ay makakatanggap ng more than 396 million pesos para sa kanilang kabuhayan na mga dating mga combatants and warriors nila. Ma'am Lorraine and Brother Franco. Two things, no? Eric Franco and Ina, no? Two things. Nakita natin yung mukha ng gobyerno. Yeah. Talagang this is a government that really welcomes, mm-hmm, no? And is very serious about peace at gusto nila. Malalim ang intindi na naintindihan nila na biktima tayong lahat dito, no? Ng mga teroristang ito. And then number two, kitang-kita din ang mukha ng CPP, NPA, NDF na ayaw nila ng amnesty. Correct. Ayaw nila ng mga ganito, ayaw nila ng mga nagbabagong buhay at binibigyan ng patawad yung mga nagkamali at tumalikod sa gobyerno. And in fact, sila yung at the forefront ng pag-object dito sa amnesty na isinusulong ng ating gobyerno. So, sa dapat maliwanag sa ating lahat yon para kitang-kita ninyo kung ano itong CPP, NPA, NDF na ito. At hindi naman CPP lang ang nagsasalita nito. Ang nagsasalita nito ay yung mga prente nila. Mm-hmm. So, yung sinasabi natin, number three, no, yung mga nakatangan ng barel, hindi lang sila ang guilty dito. Ang sila Christina Conti, Christina Palabay, Edre Olalia, Nery Colmenares, mm-hmm, at yung tatlong kagwang na nasa Kongreso, lahat ng mga prente na yan at saka yung mga urban operatives, they are just as guilty as itong mga NPA, sila Eric Casilla, mga terorista, yes, no, sila Wilma and Benito Chamson. At isama din natin dito ang media, mm-hmm, na nagkakalat ng propaganda ng CPP, NPA, NDF, katulad ng PhilStar, Eric. Yes, at Rappler. At Rappler. Na infiltrated Miss Ina, Brother Franco, yeah, mabuti na lang at kayo'y napunta sa SMNI. Yes. At hindi nyo tinatangkilik itong bogus na midya-midyahan group na kinareate ng CPP, ang pangalan niya, NUJP. Yeah. Magpapalabas naman niya mamaya ng statement alauna ng hapon, mm-hmm, dahil binanggit natin sila dito. National Union of Journalists of the Philippines for the CPP, NPA, NDM. Iyon ang hindi nila dinugtong. Yun pala, Eric, no, na kung bakit pala ang PhilStar, mm-hmm, ay ganun ang parang propaganda machine ng CPP, yeah, NPA, mm, NDF recently, no, yung mga kwento nila about yung mga articles nila about Wilma and Benita Chamson and Casilao, all of that, no, is because pala ang online editor nila ay si Jonathan De Santos, no, na isang head ng NUJP. Sa NCR. Eric, can you tell our mga kababayan kung ano yung NUJP na yan at saan nakadikit yan? At itong si Jonathan. At sino siya, yes. Kilala. At Brother Franco, Ma'am Lorraine, before we got on board, we check yeah on him. Yeah. Itong si Jonathan De Santos ay naging aktibo po sa
underground operations ng CPP, NPA, NDF. Dito, nung kabataan niya, Miss Ina, Brother Franco.